morning, everyone. Welcome to another episode of Vegetarian Treats. Okay, today we will have dishes that are truly delicious and overflowing. Bakit overflowing? Ha? Bakit overflowing? Overflowing kasi ang main ingredients natin ay milk and honey. I see. Sounds like a treat to me. Parang feeling ko siguro magiging ako Duchess of Cambridge. Yep. Siyempre, dito lang yan where we feel not only our tummies but also our spirit. Now, speaking of milk and honey, okay. Ano bang sinasabi? Meron ka bang alam na Bible verse na merong tumutukoy sa milk and honey? Meron. It says in Exodus 3:8, "So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, to bring them up from that land to a good and large land, to a land overflowing with milk and honey." Food and soul! So ang gagawin natin ngayon ay? Sige nga. Zucchini fries. Wow. Parang bago yan sa paningin ko, ay sa pandinig ko ah. Kasi ang usually ano eh, French fries. Yes. But they get potato fries. Yeah. But we will be doing a zucchini fries. Just, you know, para bigyan naman natin ng ibang taste, ibang flavor yung ating mga viewers over there. Ang zucchini fries, syempre, our main ingredient is our zucchini cut into thin strips. Not really thin, just enough parang french fries. And then we have here egg. And then, syempre, our topic for today is about milk. So we have here milk. And then we have the breadcrumbs. We have here flour para dumikit yung ating zucchini sa ating tawag dito, breadcrumbs and egg na may halong milk. Then we have the oil for frying. And then for the dipping or your dressing, we have here the mayonnaise. And then we have here a little garlic, but we will just use a little of it. And salt and pepper. I'm usually using rock salt. Okay, so we'll start. We will just first beat the eggs. Okay. Okay. Ano naman ang gagawin ko? I think you helped me heat the pan. Okay. And then, we'll add a little salt. Alam mo, may real naalala ko yung milk and honey na yan. Yan yung nandun sa story ni ano eh. Esther. Ni, oo. Aside from that, yung kay Moses, talagang binabanggit siya doon. We put milk. Diba, sabi nga, nung dinala ni Moses, yung bayan ng Israelites, at ang instruction sa kanya ng Panginoon ay dadalhin nila niya sa land ng ano yan? Milk and honey, milk and honey yung mga Israelites na yan. So very ano talaga siya eh, no? Anong gagawin natin sa ano? Saan? Pagkatapos sa zucchini. Yan, ilalagay ko siya dito sa flour. Okay, ano sa flour para ano dumikit ng konti. Parang alam mo yung pag nagluluto ka ng kahit anong ano. Ito mga kaibigan, substitute to para sa french fries or kunyari parang fried chicken. Kasi minsan meron tayong cravings for something crunchy. So we can use this one. Ngayon ang milk, mga kaibigan. Well, alam naman natin lahat, it's good for bones, it's good for skin. Pero nung unang mga panahon, ginagamit talaga siya sa mga beauty queen. Lumulublob sila dun sa milk. Para kuminis ang kutis, yes. Maganda ang balat. Siguro yung milk, hindi naman talaga siya as in literally milk na cow's milk or ano, pwede siguro almond milk, coconut milk. Soy milk. Diba? Kasi mahirap din mag-extract ng milk from the cows. Baka sipain tayo. Sa sobrang daming milk ang kailangan. Oh, yes. Okay. Kaya nga siguro pinapahid na lang sa skin. Pinapahid na lang sa skin. Kaya hindi na sila lumulublob.
Alright, so okay. Ayan, ang ginagawa natin ngayon is dinidip natin sa egg and milk mixture para dumikit din ang ating breadcrumbs. Okay. Ito parang ano din to, di ba yung mga Japanese mahilig sa ganitong klaseng recipe. Lakasan natin ang fire so we can start frying. Ayan. Pwede ko na ilaglag yan? Pwede na, pag mainit na. Okay. Damihan natin para mapakain natin yung ating mga kaibigan na andyan sa tabi-tabi. Ano ba to? Kailangang i-brown, i-half-cook? Ano ba yung itsura niya dapat? Nice siya kapag brown. Siyempre, and crispy. Ayan. Oh, maglalaro na kami dito. Ngayon mga kaibigan, yung zucchini natin, it prevents constipation. And kung halimbawa, medyo feeling nyo na-overeat na kayo, kumain kayo ng zucchini. Tama. Para medyo, yung mas kahit mas tough kayo, healthy pa rin yung nasa ano. Tsaka, mabilis ma-digest ito. It reduces then the risk of prostate cancer. Myrel, meron akong trivia sa'yo. Ano yun? Hulaan mo kung ano yung pinakamalaking zucchini na itala. At saka ano yung bigat niya? Malay. Wala akong alam. Hirit na. Sirit na. Sirit na. Okay. Itong zucchini pala ay merong bigat na, yung naitala ah, merong bigat na 65 pounds at saka 69 inches long. Saan ka pa? Gano'ng kahaba kaya yung 69 na yun? Parang ang laki nun, ano? Ate, ganun mga giant na yun. Parang giant. Ano, kakatakot kainin. Imagine mo na maghapon, magdamag kang kakain ng zucchini. Good for ano naman yun? Good for two families. Pwede na. Kaya diba? Lang, napakalaki nun. Kayaan mo na siya, ganun talaga eh. Lumaki siya ng ganun talaga. Hindi talaga hinarvest eh, no? Oo. Parang ano yan ah? Parang story yan sa isang comedy show. Ayan, so we're almost done with our zucchini fries. This is a very good substitute for your meat? No, junk foods. Junk foods. Instead of eating fries, junk foods, you eat this one. Mm-hmm. This is more healthy. Diba? Mm-mm. So may pang alternative po kayo dito. Pwede kayong gumamit ng potato. Yep. Pwede rin kayong gumamit ng ano yan? Sweet potato. Mm-hmm. So, yun yung mga alternatives nyo. Parang siyang tempura. Oo. Mas healthy pa siya kasi hindi siya yung process na kagaya ng French fries. Yep. Na hindi mo alam kung saan na anong ginawa na proseso bago maging mailuto. Okay, so we're almost done. Ayan, so i-recap lang namin na ang zucchini is very good for prostate cancer. Prevention, hindi cure ha, prevention lang. And prevent then, constipation. Yes. And curbs overeating. So, pag medyo feeling nyo, masyado na kayong busog, kumain kayo ng zucchini. Ayan. Tapos, of course, yung ating milk, which promotes healthy functions of muscles and blood vessels, pampaganda na rin at the same time. It cools your mouth daw pala after yung napaso. Eating ng spicy food. Mm-hmm. Parang, kunyari, kumain ka ng siling labuyo, tapos pagkatasin, hindi mo alam kung, ganun-ganun. Tapos, uminom ka ng gatas. Ayan. Actually, trivia ko sa sarili ko. Bakit naman? So, ipi-plate na natin, ha? Fix ko na to. Okie-dokie. Sabi ko na muna to. Ayan, ang gagawin natin, lalagyan ko lang ng konting ano to. Lalagyan ko lang ng konting, gagamitin ko itong maliit na knife na garlic, salt, pepper, easy. Then we will mix it together. Okay na to. Yep. Iaahon ko na. Okay. Wait lang ha. So, marami kayong natutunan ngayon sa aming trivia. Nakakasoof pala siya ng ano ah. Di ko alam yun. So, ibig sabihin, pagkakain pala ako ng maaanghang, dapat ano, pero may nakahanda na. Wala yan sa mga Bicolano eh. Oo. Totoo yan. Wala yan. Ayan, so ipiplate na natin. Ito.
Mainit? Hindi na ganun kainit. So, hahawakan ko na lang. Okay, sige, yung mga bagong ano mo, nalagyan natin. Mainit to. Ito yung siguradong mainit. Oops. Wow. Ayan. Ang ganda ng color. May green. Mm-hmm. And then medyo light brown and so, yellow. Natin siya dito sa size. May mga sides na naka-yellow. Mm-hmm. Excited ka na ba kung matikman Oo to? Oo nga. Sarap. Talagang dito sa Food and Soul, iba? Yes. Mabubusog ka. At saka, kontento ka kasi healthy yung pagkain na ito. Alright. So, yan. Mga kaibigan, here now is our zucchini fries. And for the recap of our recipe, please watch this. Ngayon naman po, ang ating main dish ay ang potato and vegetable gratin. So, napakadali po ng ating ingredients. Meron po tayong broccoli. Mm-hmm. And then we have our marbled potato. Medyo maliliit lang po siya. And then we have our, ano tawag dito? Parsley. And then we have our cheese. Yes. And then garlic, salt. To taste and also small amount of pepper. Okay, okay. So, ibibake po natin ito. Pero for the meantime, ibablunch po natin yung broccoli first. And then, itong potato po natin ay boiled na po ito. So, malambot na siya. Okay, kunin ko na ang ating kaserola. Mm-hmm. Lipat ako dito sa likod mo. Heat na natin to para ba-blanch lang natin, di ba? Mm-mm, blanching lang. Lakasan mo na yung apoy para mabilis kumulo. Sige. Okay. Let so, anong meron ng broccoli? Ah, sobrang ganda nito sa skin. It's okay. Rich in vitamin E. And then, ano pa? Sabi sa ano, sa may trivia, sabi sa Britain daw pala, ang tawag sa ating broccoli or broccoli, cauliflower. Hindi. Actually, yung broccoli is cauliflower in Great Britain. Talaga? Sabi. Sabi. Bago yun, ha? Mm-mm. Tapos, ang ating broccoli, it repairs our damaged skin kasi nga it's rich in vitamin E. Tapos, it strengthens our immune system. Maganda rin siya sa puso. So, syempre, pag strengthened ang immune system natin, we're always on the go. Mm-hmm. Tapos ang heart natin, healthy, kasi it prevents yung arteriosclerosis or thickening of the arteries. Di pa, super food pala itong ating prepare ngayon. Yeah. Okay. Always super food. We're always preparing super foods. Okay. Yeah. Malapit na ba? Hindi pa. Konti pa. Konti pa? Wow. So, naka-preheat na rin naman ang oven natin, mm-hmm. Di ba? So, what will you do with the cheese? I-grate natin siya for toppings lang. And then, we will bake it. Okay. Ganun lang kadali. Hindi na po kayo mahirapan. Lahat dito sa Food and Soul, easy, madali, at available sa paligid lang ninyo. All you have to do is to be more artistic sa pagpe-prepare ng pagkain. Okay, siguro kung pwede na yan. Kasi ibibake pa naman natin yung sister. So, pwede mo nang ilagay dito. So, sa ilalim talaga siya. Itong ano muna. So, ang gagawin I-mix. Natin? We will mix this. Alright. So, I guess I need a tong. Or, nandiyan mga ating tong. Huwag na lang, yung ating ano na lang, pang-drain. Madami tayong paraan. Sabi nga, maparaan ang mga nanay. Yan. Okay, salin na natin. Wow, ganda. Ganda ng color, no? Mm-hmm. Brown, green, and yellow. Okay. Alright. Nilagyan mo na to, sister, ng salt.
No, maybe you can add a little more salt. Lagyan po natin ng konting salt. Para dun sa potato. Anyway, kahit hindi nyo lagyan ng salt, pwede rin. Kasi yung cheese? Yung cheese, maalat na siya. Salty. And then, garlic. Mm-hmm. Para may flavor siya. Mm-hmm. Pwede rin dito yung garlic powder kung meron kayo. Oh, but natural is better. And then, sabi nga nila, malapit sa nature, close to health. Oh, meron may saying na ganun. Mm-hmm. I just forgot. Tapos lalagyan natin ng cheese. Yung cheese, mga kaibigan, you can substitute with different kinds of cheese. Pwede mozzarella, pwede nyo na rin lagyan ng parmesan, pwede rin edam kung may tira-tira kayo nung Christmas. So, you can use that. Tapos, alam mo ba, merong phobia pala sa cheese? Sino? Hindi, merong phobia sa cheese. Anong phobia yun? Oo, tophilia. Tophilia. Ano naman? Tophilia. Ano naman ng... Ay, talaga? Parang ngayon ko lang kasi narinig. Ako rin. Kaya ngayon ko lang nakita yun, na-research. So, pare-pareho pala tayo ng mga viewers natin na natututo, no? Yes. Actually, it's not really phobia pala. It's something like obsession. Ah, okay. Kasi sige. Pag phobia, takot, di ba? Pag ito, it's tophilia, it's the love of cheese or this obsession to cheese. Siguro meron akong kunti nun. Talaga. I love cheese. Oo nga, lalo na pagka hinihalo sa pagkain. Ate, say cheese. Cheese. Hoy! Yan. Okay, mga kaibigan. Mayroon na kaming pre-heat na oven dito. Tapos ilalagay namin sa oven yung ating potato and vegetable gratin, right? Okay, lalagyan natin ng konting milk para medyo creamy ng konti, mabasa yung potatoes. Mm-mm. At saka yung cheese din. Right. Maglalasa siya. Okay, preheat na natin to. Actually, heated na siya. So, you can just put it there. Ayan, and we will just bake the potato and vegetable gratin in 5 to 15 minutes. And then, ahulin na natin siya sa oven and we will plate it now. Okay? Ayan mga kaibigan, naihango na natin from the oven yung ating potato vegetable gratin. Nakita nyo naman na maintain pa rin ang broccoli, yung kanyang green. At saka makikita nyo nag-melt na yung ating cheese. So, there you have it, our potato and vegetable gratin. For the recap of our recipe, please watch this. Ngayon, ang gagawin na naman natin ay ang ating dessert / beverage, which is the papaya milk and honey shake. Kaya natin ginagawa ito ngayon because ang pinaka-topic talaga natin is milk and honey, which is isa sa mga promise nga ni God sa mga Israelites na pag sila ay lumabas sa Egypt, sila ay pupunta doon or ibibigay sa kanila ang land of milk and honey. So, of course, we have to taste the milk and honey. What we will do is we will blend the milk papaya, milk and honey. So, ang papaya natin is very rich in vitamin A. Okay, vitamin C. It's good for the eyes. Mm-hmm. At tsaka at the same time, maganda rin siya sa bowel movement mo. Mm-hmm. Para hindi ka nahihirapan, hindi ka constipated. Mm-hmm. So, yun yung karaniwan na ano niya. Tapos, mga kaibigan, yung katas ng papaya is very good for your skin. Inihalo yan sa sabon, di ba? Oo, hindi lang. Minsan beauty, kasi, ano nila? Oo, kahit hindi mo siya ihalo sa sabon, yung ano niya... Yan. Yung katas niya is very good for your skin, pero huwag masyadong madami. Kunyari, medyo meron kayong, sabihin natin, medyo may nararamdaman kayong warty-warty or yung medyo may rough-rough skin. Pwede matanggal? Oo, konti lang. Lagay nyo tapos biglang mag-ano kayo. Ilamos. After several five minutes. Five minutes. Yeah, ilamos ka. Ang kinis-kinis ng balat nyo yan.
So, ayan, kita niyo na, oh. Ang bilis niya ma-blend. Sabi nila na maganda rin daw yan sa kamay, eh. Mm-hmm. Di ba pag nagbabalat tayo ng papaya? Tama. Iba yung softness na ibinibigay nung ano niya sa kamay. Yeah. Lagyan na natin ating milk. Sige po. Ubusin natin to. Wow, ang sarap. Yan. And ang ating honey. Yan. Gamitan natin ng ano. Uy, grabing tamis na to. Pumunan lahat. Ayan. And then, let's blend it. Ano kaya ang ano? Ang... Alam mo, actually, ano eh, hindi siya, kung wala siyang milk and honey, hindi siya masarap i-juice. Mm-mm. Kasi plain lang siya eh. Okay. Pero pag tinagyan mo siya ng ano, para siyang shake, creamy siya. Magiging creamy. Okay, pwede na. Yung mga bata na hindi kumakain ito, sasabihin niyo lang, melon. Pwede niyo siyang ano, sabihin niyo lang na ano, melon. Kasi this tastes like melon. Lalo na may gatas. Okay, so lagay na natin dun sa ating goblet. Ayan. Pero mukhang melon, di ba? Yung color, so pwede siyang tawag dito, makadaya. Pero hindi naman natin gustong dayain yung mga anak natin, di ba? We will just give them something that will, you know, at least change their taste buds and change the nutrients na yun na lang lagi yung kinakain nila. Ito na po ang ating healthy beverage / dessert, our papaya milk and honey shake. And for the recap of our beverage today, please watch this and after the recap, we will be right back for a short break. Ayan mga kaibigan, welcome back to Food and Soul. This time, titikman na namin ang aming mga nilutong pagkain. But before that, we will pray first. Okay, let's pray. Marami pong salamat, Ama, sa mga pagpapalang ito na aming tatanggapin. Pagpalain mo rin po ang aming mga viewers na sana po, Panginoon, ay magkaroon po sila ng pagkakataon na makapagluto ng masustansya at masasarap na mga pagkain. Ang lahat pong ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan! Tikiman time na! Excited alam mo, na ako. Ate, yung milk and honey yun ang gustong-gusto kong tikman. Mas maganda pag meron sanang kalamansi, no? Pero, mga kaibigan, mas maganda sa sore throat yung kalamansi and honey. Yeah, di ba? Sige, tikman natin to. Parang ice cream. Ito, tingnan natin. Masarap siya. Tamang-tama lang yung pagka-blanch mo. Mm-hmm, mm-hmm. Tapos na-retain yung, na-maintain yung green. Mm-hmm. And yung crisp na. Siyempre, paborito ko yung crispy. Mm-hmm. Tsaka yung potato, nagmamatch dun sa lasa ng cheese. And milk. Mm-hmm. Sarap. Yeah. Siyempre, with the garlic, iba talaga. Kasi yung garlic ang isa sa mga ingredients dito na nagpapalinamnam sa pagkain. Ito naman ang tikman natin. Kanina pa ako gigil na gigil dito eh. Yan. Ano masasabi mo? Masarap siya. Alam mo kung malalasahan nyo lang yung lasa niya, daig pa niyang french fries. Mm-mm. Sa totoo lang, napakalinamnam. Pero actually, wala naman tayong seasoning na nilagay doon, di ba? Milk lang, egg, flour, breadcrumbs. Mm-hmm. Tsaka yung konting seasoning na garlic at pepper na konti. Dito na yon sa dressing. Wala pa kayong artificial na flavoring na malalasahan dito. This is natural. Okay. Ayan, kaya mga kaibigan, samahan niyo po muli kami for the next 30 minutes on our next episode para makapag-prepare kami ng masasarap
at mga nourishing na pagkain dito pa rin where we fill not only our tummies but also our spirits. Food and Soul! You're watching Hope Channel, around the world. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Ministry of the Hope Channel. You're watching Hope Channel, around the world.